Meron pong isang kwento tungkol sa isang mayaman. Isa po siya sa mga unang namatay sa COVID dito po sa Espanya. Chairman daw po siya ng isang malaking-malaking bangko. Ang pangalan daw po niya si Antonio Montiero. Nung siya'y namatay, lumabas daw po ang kanyang anak at nagbigay ng statement. Napakaganda po ng sinabi ng kanyang anak. Pakinggan niyo po. Kami po ay mayamang pamilya. Ang aking ama ay mayaman na mayaman. Pero nung siya po ay nagkasakit ng COVID, mag-isa lang po siya sa hospital. At siya ay namatay na mag-isa, walang kasama. Ang pera po niya ay naiwan sa bahay. Pero ang pera po niya ay hindi nakatulong sa kanya na makabili buhay. The money stayed at home. And it did not help my father. Oo nga po, kung pakaisipin natin, buong buhay nating hinahabol ang pera. Buong buhay po nating pinagpapaguran para tayo'y magkaroon ng pera. Pero sa bingit ng kamatayan, kahit gaano pa karami ang iyong pera, hindi ito makakatulong sa iyo. Sana kung paano natin hinahabol ang pera, sana kung paano tayo nagpapakapagod para magkapera, ganyan din po ba ang atin ding paghabol sa Espiritu ng Diyos? Ganyan din po ba ang ating pagpapakapagod para maranasan natin ang Diyos sa ating buhay? Kasi kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Pero pag wala ang Diyos, hindi ka mabubuhay. At itong Espiritong ito, binibigay sa atin ng Diyos libre. Itong Espiritong ito, hindi naman natin kailangan habulin. Itong Espiritong ito, hindi naman natin kailangan pagpaguran. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kahit wala tayong gawin, bibigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Pagkakalooban at pagkakalooban niya tayo dito sa kanyang grasya, dito sa banal na Espiritu.